This is my most viewed post on LinkedIn, so I'm making a follow-up video. So what to do if you got canceled part 2? So I used to be a part of a chat group for traders kung saan natutunan ko yung mga basic na trading skills. Pero at some point, they actually removed me from the chat group for the reason being that I'm being true, siguro, to myself. Kasi meron dun parang conversation na parang siguro kinokorek nga niya ako na parang don't jump into conclusion or speculation. So kailangan talaga, parang ang pinapoint niya is kailangan talaga aralin yung mga yung chart, magkaroon ka ng analysis, and pero which is understood naman, pero for me what the offensive part is yung parang sasabihan niya ako na ano, na sayang daw yung pagiging financial advisor ko kung mali-mali yung advice na isi-share ko, or hinahype ko ang isang tao na mag-invest into something na walang basehan. Pero ako kasi, my thinking is, I'm just sharing yung mga simple wins, di ba, na meron kang nasubukan na investment that you believe in it and naging okay siya. So, ang pinapoint out daw niya is, ano, siya daw yung accountable. Kapag ka nag-invest yung mga yun, kahit sabi ko, kahit ako yung nagsabi, yung sinabi ko sa kanya na ano, do you really have to track every purchases and kailangan may papansinin ka doon? So, ganun yung pagkakasabi ko. And sabi ko din sa kanya na ano, na hindi naman lahat pare-pareho ng learning curve. And yung iba siguro parang full-time na trader, pero yung iba meron din ibang priority, so they just do it on the side. And ang sabi niya sa akin is, during those time na nag-start ako doon, more than 6 months na, dapat na-apply ko na daw yung mga natutunan. Pero sabi, stop. Pero ang pinaka-off lang talaga na sinabi niya sa akin doon is yung sayang daw yung pagiging financial advisor ko. So sabi ko, sayang din yung pagiging tao mo kung hindi mo gagamitin. After nun, natanggal na ako doon sa chat group. Pero I don't feel like keeping myself in there kasi parang I felt na medyo toxic nga. Kasi kung halimbawa medyo mag-o-object ka, hindi mo totally na susundan or nasusunod yung sinasabi niya, parang taken against you kahit you're learning, and kahit hindi siya yung forte mo eh. Oo, siguro when it comes to trading meron mga taong ano naging successful, pero hindi naman siguro dahilan yun para maging mayabang. Yun, merong mga tao na people get changed because of money, but I'd rather be the person na I will use money to change the lives of other people.